Hello po, welcome to my channel. Sa araw na to, gumawa po ako ng tuna van. Share ko lang po sa inyo kung paano ko po ito ginawa. Para kaya tara, samahan niyo po ako. Mag-intro muna tayo. Ito po ang ating mga sangkap, ang ating mga kailanganin sa paggawa ng tuna van. Meron po tayo dito harina, cheese, asukal, itlog, fresh milk, butter, tuna, mayonnaise, pepper, at asin. Ayan po ang ating mga sangkap. Yan po, makikita nyo po yung mga sukat sa description ko po. Ilalagay ko po sa description. So, ayan po. Umpisa na po natin na gumawa. So, ayan. Meron po tayo ditong fresh milk. Naglalagay lang po ako dito ng yeast. Ayan. Yan po, lalagay lang po natin ito. At, paalsahin. Ayan. Maghintay lang po tayo ng ilang minuto. Haluin lang at hintay lang natin ng ilang minuto at maya-maya ihalo lang natin ito sa ating harina. Madali lang pong gumawa. Yun nga lang, oras talaga yung kailangan. Tiyaga, ayan. Ito na po yung ating harina. Lalagay ko na po yung mga dry tulad ng asukal, kuntang asin, haluin lang ito ng konti at susunod na rin po yung ibang mga sangkap. Yan po, maglalagay na po ako dito ng isang itlog. At ilalagay ko na po yung fresh milk na may yeast. Ayan. Yan po, haluin lang po natin ito. Yan, haluin lang at maya-maya gagamitan na po natin ito ng kamay. Ayan. Kaya dapat malinis po yung ating mga kamay bago po natin ito masahin. Ayan, mamasahin po natin ito. Yan po, gagamitan ko na ng kamay. Yan, lalagay ko lang po dito. Yan, malinis na rin po yung aking lamesa. Lamesa. So, ayan, dito ko na lang po siya mamasahin. Ayan, hanggang sa makuha po natin yung texture na gusto ko po. Ayan. Ayan lang po yung aking ginawa. Minasa ko ng minasa at maglalagay na po ako dito ng butter. Yan po, dahan-dahan ko lang po na inilagay. At pagbasa po, magdagdag lang po tayo dito ng harina. Kailangan natin dito ang braso. Malakas na braso. Ayan. Saya lang po, masahin lang na masahin hanggang matapos po ako at makuha ko yung texture na gusto ko po. So, ayan po, nagbudbud na lang po ako ng harina dyan sa tabi para bubudburan po natin ito para lalong maganda yung ating pagmamamasa-masa. Ayan. Masahin ko lang po ito hanggang sa makuha ko po yung texture na gusto ko po. So, ayan po, habang nagmamasa po ako, shoutout po sa lahat ng mga viewers. Thank you po sa inyong lahat. Sa lahat po ng inyong suporta, maraming salamat po. At sa inyong walang sawang panunood, pag-abang sa mga videos na ina-upload ko po, maraming salamat po sa inyong lahat. So, ayan po, medyo matagal ko din po itong nimasa kasi gusto ko po yung maganda yung ating kalabasan ng dough. Kaya masa-masa lang. So,
So, ayan po, pagkatapos ko po itong mamasahin, pagpapahingahin, pa-rest ko po ito ng ilang, isang oras at kalahati. Yan, yung... Yan po, tatakpan ko lang po ito at tatabi ko. Ilagyan ko po pala ng mantika, inilalagyan para hindi po didikit. Mamaya pag umalsa yung ating dough. So, ayan po, tatakpan ko lang po ito at maghintay lang po tayo ng ilang oras. So, ayan, habang maghintay po tayo, gagawin na po natin yung ating ipapalaman na tuna. So, ito po yung tuna na gagamitin ko. Tinanggalan ko po ito ng sabaw, kasi may sabaw, may tubig. So, dapat siya, tuyot. Bali, dalawang lata po yung ginamit ko. Yan po, maglalagay lang po ako dito ng konting paminta, asin, at mayonnaise. Yun lang po yung aking nilagay. At maglalagay po pala ako ng cheese. Yan po, dinurog-durog ko lang po ito kasi buo-buo siya. Yan, nadurog ko na po. Kaya ilalagay ko na po yung mga ibang sangkap dito. Yan po, naglagyan ako ng paminta. Maglalagyan na po ako dito ng cheese. Dinamihan ko po kasi mahilig po ako sa... Yan. Mahilig ako sa cheese. Ayan. Yan po, haluin ko lang ito ng mabuti at maya-maya maglalagyan na po ako dito ng mayonnaise. Hindi masyadong, konti lang po yan nilagay kong mayonnaise hanggat yung parang magdikit lang po sila kasi hindi po maganda kung basa yung natin, ipapalaman natin. Kaya tama lang inilagay ko. Yung tama lang na magdikit-dikit sila. So, ayan, palalagyan ko lang po ito ng konting asin. So, ayan, okay na yung ating dough. Mamasahin ko lang po ito ng konti. At pagkatapos ko pong masahin ito, tatabi ko po at paalsen ko ulit. Yan o, maganda na yan. Pero tinabi ko pa. Pinaalsa ko pa ng konti. So, yan po. Okay na po yung ating dough. Kaya, magpapalaman na po tayo. So, gaya lang po yung aking ginawa. Yan, ni-roll ko, tapos nalagay ko lang po sa sa gitna. Yan, ganyan lang po yung aking paggawa. Yan po, ginawa kong ganyan hanggang sa matapos po ako. Maganda po yung duko kasi maganda yung tinapay niya. Iba talaga pag namamasa ng mabuti. Yung ating dough. So, ayan po, medyo napadami yung ginawa kong tuna. So, itinabi ko po yung iba. At pinalaman sa tinapay. Mamaya makikita nyo yung kasama ko. Pina-flat niya yung tinapay kasi gusto niya na ilalagay yung tuna sa tinapay. Tapos,
ilagay sa tinapay, i-roll, and then isaw-saw sa itlog at isaw-saw sa breadcrumb. So ayun, pinrito ko. Yun, gustong-gusto din nila yun. So ganyan lang po yung aking ginawa. Yan o, oh, yan. Napakadali lang po yan. Tiyaga lang at tiis. So, yan po. Kaya, don't forget to like, share, comment, and subscribe. Don't forget to click the bell na rin po para updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko po. Sa nga po pala, pagkatapos ko pong ano, palamanan, ganyan, gawin na ganyang bola-bola. Ano, pinahiram ko po ito ng itlog sa ibabaw. Siyempre, binatik ko muna yung itlog. Papahiran ko, mimikapan ko po ito sa ibabaw. Ayan. Siya nga po pala, pansya na po kayo kasi hindi ko pala naipakita yung ano. Pinakita ko sa inyo na kung paanong papasok. Pero nung lumabas na, hindi ko pala nabidyohan. Sensya na po. Pero at least may natirang isa kasi habang naano ka, naubos na. So, thanks God sa ano ginagawa natin at na-appreciate, nagugustuhan nila. So, ayan, no. Pipinturahan ko lang po ito. So, ayan, kung may nakikita kayo, may kasama akong nagpa-plat ng tinapay. Yung alaga ko yan. Yan. Pipinturahan muna. Tapos, ipapasok sa loob. And then, after, ano, 10 to 15 minutes, bubuksan ulit yung oven at tapos, pipinturahan ulit para maganda yung itsura niya. Kaya, diba, pinakita ko po sa inyo ang ganda ng itsura niya. So, ganyan lang po. Binake ko po pala ito ng 180 and then degree. And then, binake ko po ito ng ilang minuto. Sinet ko po ng kwan pero dinagdagan ko at titignan. Check natin mabuti kung maganda na yung ano, yung etsura niya. Kung medyo golden na yun, pwede na luto na yun. So, ito po yung second batch. So, ganyan din po yung ginawa ko. Pagkatapos ko pong ginawang raw-raw na ganito, nilagyan ko po ng pinahiran, pininturahan, nimikapan. So, ayan po. Siya nga po pala, pwede ng ano to, pagdikit-dikitin. Kaya lang, gusto ko kasi yung ano siya, solo sila, mag-sol, distance talaga. Pero pwede pagdikit-dikitin ito. Okay lang. So, ito po yung second batch. So, ito na po yung ating tuna bun. Thank you for watching. Kain na po tayo. Sarap ito ay kape. Bye. God bless everyone.